Magandang araw. Kaso ng COVID-19 sa San Juan City dumoble matapos ang isang buwan. Matapos ang isang buwan na itala ng pamahalang lokal ng San Juan City na ang mga active cases ng COVID-19 sa lungsod ay tumaas sa gitna ng banta ng mas nakakahawang variant ng COVID-19 Delta. Ayon sa isang panayam ni San Juan City Mayor Francis Zamora, sinabi nito na unti-unting nararamdaman ng lungsod ang epekto ng pagtaas ng kaso. Sinabi pa nito na lumagpas sa 100 ang kaso sa San Juan sa halos 2 buwan bago ang linggong ito. Marami din ang mga nasa quarantine facility kesa sa mayroong malubhang sakit ng COVID-19 sa San Juan. Dagdag pa ni Zamora na 16,000 lamang ang layo mula sa target nitong 92,000 na buong individual na fully vaccinated at inaasahan din ng lungsod na makakamit nito ang herd immunity sa pagtatapos ng buwan ng Agosto. Ang LGU ay nagbigay din ng 131,000 na unang doses sa mga nasasakupan nito. Nauna nang inihayag ng LGU na may 2 kaso ng Delta variant ang nakumpirma sa lungsod, kabilang isang 9 taong gulang na batang lalaki na kamakailan ay nakarecover din ng parehong pasyente matapos makumpleto ang kanilang quarantine. Habang muling ipapatupad naman ang lokal na pamahalaan ng Valenzuela City ang paggamit ng quarantine pass sa mga lalabas ng kanilang mga tahanan upang bumili o magtrabaho man. Ito'y kaugnay ng pagsasailalim sa Metro Manila sa Enhanced Community Quarantine or ECQ mula August 6 hanggang August 20, 2021. Magsisimula ng maghatid ng mga bagong quarantine pass sa mga kawanin ng barangay sa bawat tahanan. Paalala din ng lungsod na ito'y libre at walang kailangang bayaran. Ang quarantine pass naman ay kailangang dalhin kasama ang Vault Trace QR code kung may bibilhin ang mga pangunahing pangangailangan man o magtutungo sa mga establishmentong pinapayagang magbukas sa mga bangko at remittance center. Bawat pamilya naman ay paisa-isa lamang ang pinapayagan na lumabas gamit ito. Nitong nagdaang araw ay inabisuhan ng DILG ang mga LGUs na ibalik ang paggamit ng quarantine pass para maging maayos ang paglabas ng mga residente nito. Samantala, mahigpit na ipinapatupad ang checkpoint sa mga boundaries ng Montindupas hanggang San Pedro na tinitignan kung may mga unauthorized persons outside of residence or a port. Susuriin din ang mga kapasidad na maaaring bilang ng pasahero ng mga sasakyan at mahigpit na ipapatupad din ang pagsasuot ng face shield at face mask. Maaari rin natikitan ng sino mang uulit sa paglabag sa mga nasabing protocols. Dagdag pa nito ay magsasagawa din ng random inspection ng Muntinlupa Police sa Sukat, Muntinlupa Taguig Boundary, Viazon Road sa Barangay Poblasyon at Alabang sa Forte Road. Ayon kay Muntinlupa Police Chief Police Colonel Milesio Buslig, ang mga essential workers ay pinapayagang dumaan sa Muntinlupa-San Pedro boundary kung mga ito ay may maipipresenta na company ID. Nakatunayang nagtatrabaho ang mga ito sa Muntinlupa at kasama ang mga ito sa listahan ng APOR. Ang mga APOR na nagtatrabaho sa ibang lugar ay maaari ring payagan na makadaan. Sinabi ng DILG na kailangang ipakita ng mga APOR sa pulisya at mga control points ang kanilang mga IATF ID na inisyu ng regulatory agency, valid IDs or pertinent documentation na inisyu ng mga establishmento na katunayang pinapayagan na ikaw ay mag-operate sa kasalukuyang quarantine classification o iba pang patunay at katibayan na ikaw ay pinapayagan na bumiyahe. Para sa karagdagang balita, bisitahin ang Your TV News on Facebook at YouTube. Ako si Catherine Landicho, sumasaludo sa bawat Pilipino.